What's up, guys, and welcome back again to my YouTube channel. It's me, Je. Ngayong araw na to is, ano bang araw ngayon? Tuesday. So, today ay gagawa tayo ng another vlog. So, hindi na tayo mag-makeup dahil kakatapos ko lang mag-makeup. Pero, ang i-vlog ko po today ay kung ano yung aking mga palaging ginagamit sa aking pag-makeup. So, parang nagiging favorite na product ko na ito pag nag-apply ako ng makeup. So, ito yung palagi kong nadadampot. So, ano ba itong mga product na to? So, without further ado, let's start na! So, una muna, di ba, nag-prep ng ating face. Ating yung face bago tayo maglagay ng mga kung ano, anik-anik sa ating mukha. Kailangan is malinis yung ating face. Nagamit akong moisturizer. Itong Elana na Blur Makeup Primer. So, pag ginamit ko to is medyo nawawala yung mga pores mo. Medyo natatabunan yung mga pores nito. Medyo pricey itong Elana Mineral Cosmetics. Dahil maganda yung klase talaga ng Elana. Ano siya? Mineral. Mineral Cosmetics siya. Nasa 760 yung ganito lang, oh. Pero nabili ko siya naka-bundle. So, first natin is yung Elana. Magpa-foundation na tayo. Yung aking palaging ginagamit na favorite ko na ngayon na YSL, although hindi siya kakulay ng aking skin. At color bronze siya, tan. So, ang ginagawa ko, pinapartneran ko naman itong favorite ko talaga na Maybelline Superstay na 24-hour full coverage. So, ito siya. Ang shade niya ay Warm Nude in 128 Warm Nude sa ito. Minimix ko lang siya para maganda yung combination niya. Kasi ito medyo liquid, tapos ito naman matte after nito. So pag pinag-combine siya, maganda yung result. Next natin ay concealer. Di ba nagko-concealer tayo after natin mag foundation. So, itong partner ng Maybelline Superstay na foundation is yung aking Superstay na concealer. So, ayan. Medyo konti na lang din naman ito dahil palagi ko itong ginagamit. So, ang shade niya is Sand 20. Nasa 7ml lang siya. Medyo maliit lang to. At nabili ko rin siya as bundle. Sale din siya sa Lazada before. Tapos, ito naman is pumunta ako ng SM. Nabili ko tong Intense Cover Concealer ng Detail Cosmetics. So, ayan. Ano rin to. Pero, 100 pesos na lang din to dahil sale sila noon nung nagpunta kami sa SM. So, pag mga ganyan, grab the opportunity para makakuha kayo ng discount. Next natin ay powder. So, pagkatapos ng foundation, ng concealer, ininext ko yung powder para mag-stay siya at maging smooth yung skin natin after ng mag-foundation at mag-concealer. So, ang favorite ko na ngayon na mineral na ano na loose powder is from Detail Cosmetics. So ayan siya. Tapos ang shade niya is light lang. So ito. Light lang yung color niya. 100 plus lang na din to. Tapos ito is Elana. So itong Elana Mineral Cosmetics. Medyo pricey rin to, pero maganda yung coverage nito. Para ka nang nag foundation with powder. Pero powder yung gamit mo. Pero ang result niya is parang foundation na very smooth. Nako-cover niya yung
pimples mo, yung pinaghiluman ng pimples mo. Ganda itong Elana Cosmetics na to. Then, sunod tayo sa powder. So, dito tayo sa kilay. So, kilay is life. So, hindi mawawala to sa akin. Almost magto 2 years na yata tong anong to. Salicylated tinted brow gel. So, napakatipid gamitin nito dahil ilang taon na to sa akin at pag kahit konti lang yung gamitin mo, marami ka nang magagamit na product. Then, ito na mga aking kailan lang na nabili is makeover pencil. So, kung palagi kayo nanonood ang aking vlog, ng aking video ng makeup, so palagi ko rin itong ginagamit, itong dalawang to. So, dalawang klase na siya. Retractable siya. So, ito. Yan. Then, meron din siya small pencil sa kabila. So, ayan. Then, next tayo sa palette dito sa eyeshadow. So, ito yung palagi kong ginagamit na Kaimuse Desert Star Palette. So, nasa 100 plus lang din ito, or 200. So, 1 year na rin siya, at meron siyang mirror. Tapos, marami rin yung shades niya. So, as you can see, more on brown color yung aking ginagamit. Tapos, itong mga panlagay doon sa gitna. Yung glitter niya dito sa gitna. So, ayun. So, nasa 18 shades siya. So, ayan. Next naman natin is itong Sunset Dream ng Detail. So, ayan siya. Magandang klase to. At nasa 15 shades to. Parang nasa 250 plus yata to nabili ko sa SM. So, ito yung color niya. More on sunset yung ano niya. Color niya. Contour. Tapos, ito sa eyeshadow. At pwede mo na siyang paglaruan itong mga color na to. Tapos, itong mga metallic na to is pwede mo siyang ilagay dito sa gitna for glitter. Yan. So, yun. Yung aking pangalawang palette. Next naman natin is yung aking pinagamit na eyeliner. So, meron rin pala akong dark brown deep brow pomade na Anastasia. So, ayan, ginagamit ko rin to sa pangkilay ko. Then, ito naman is Sassy Lady. So, favorite ko talaga to dahil napakanipis nitong brush na to, yung pang applicator nito. Meron din akong detail liquid eyeliner. So, ganito siya. Medyo mataba nga lang yung ano niya, yung dulo niya, pero maganda rin siya dahil para siyang rubber na isahang kuha na lang pag tinanggal mo yung eyeliner mo. Ito namang Ever Belena na mascara at saka liquid eyeliner. So ginagamit ko rin to. Minsan nga lang nakakalimutan kong gamitin tong anong to, mascara dahil minsan natatabunan na. Blush on, nagamit na blush on is yung Careline. So, ito. In the shade Rosy Cheeks. Yung isa is, ito medyo, lagi ko tong ginagamit. Oh. Ano, ang shade niya is Starlight Shine. So, mura lang din to. I think nasa, wala pang 100 to. So, dahil sale siya. Tapos, itong Velvet Flush ng Detail Cosmetics. So, ito siya. In the shade Max. So, maganda to dahil 3-in-1 na siya. Pwede mo siyang gamitin sa eyes, sa lips, at sa cheeks. Sa cheeks. So, 3-in-1 na siya. So, ito siya. Yan. So, ito siya. And is yung Kaimuse. So, kung palagi ako nagkukontour, pero ito, ginagamit ko rin siya as contour. Ayan.
lately palagi ko na itong ginagamit. Pang highlight talaga is yung Detail Cosmetics ito na highlighter in the shade Caramel Glaze. So, ayan. Pwede mo siyang gamitin dito para pag gusto mong magkinang-kinang, maging shiny yung iyong balikat. Tingnan mo. Look at that. At ganyan lang yung technique niyan. Diba? Para kang yan. Tapos ito. Lagyan mo lang yan. So, yan. Tapos yung nose mo. Sa ating lipi na, sa ating lips. So, itong konti na lang to. Focus na rin itong Ano ba to? Colorette. So, i-colorette. And the shade Lola. So, 3-in-1 na rin siya. Pwede siya sa eyes, sa cheek, at saka sa lips. So, palagi ko itong dinadala. Itong Crease Matic Lipstick ng kay Chris Aquino to in the shade Loyal. So, ito palagi ko rin itong ginagamit. Ayun na yung aking mga product na kalimitan kong ginagamit sa pagbablog, sa pagmi-makeup. Hindi po ako talaga professional makeup artist. So, nanggagaya lang ako. At nakikita ko rin dun sa mga pinapanood ko na napapawaw na lang ako. Sabi ko, wow, ang ganda naman ng mga ng eyeshadow nila, ng makeup look nila. So, nag-enjoy ka sa aking vlog for today, yung aking mga makeup na ginagamit. At sana ay nagkaroon ka ng idea kung gusto mo rin mag-makeup. So, ito yung mga basic na makeup na mabibili mo sa drugstore, sa SM, sa Watson's, at sa Lazada. So, pag mga may sale, grab the opportunity kasi napaka-pricey ng mga makeup. So, like me, gustong-gusto ko mag-makeup. At pag may nakikita ako mga sa Lazada, so, iniisip ko sana mabili ko yon at magamit ka yon. So, ito na nga, nagkaroon din naman ako ng kahit na papaano na mga gamit sa pag-makeup. So, sana ay nag-enjoy ka at nagustuhan mo tong vlog kong ito. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa mga next kong vlog, sa mga gagawin kong makeup. So, sana ay isa ka rin sa aking makeup fan sa mga susunod na mga vlog ko. Thank you for watching and see you next vlog.